po ang lahat. Panginoon, umamit ng kagalakan at tutuwin ng gitara at ang kamay ng lira. Umamit nyo ang trumpeta sa ating pagkabaga. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo'y ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umamit ng kagalakan at tutuwin at ang pahaya ay alira. Ipanin nyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong lubos at kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Israel na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng iyong alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin, si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin
bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at napagala-gala sila sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula si kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos. At nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang namparan at naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon kayo kanyang bayan. Nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y tinggin mga kaibigan. At kayo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng sali. Aniha, tayong mga aning una. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga gadenero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis. Kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila,
ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, July 5 sa inyong lahat. Binabati rin natin ang mga kaibigan nating nagdiriwang naman ngayon ng 4th of July sa kabilang panig ng daigdig. Binibigyan tayo ng ating mga pagbasa ngayon ng kaunting idea tungkol sa mga katangian ng buhay na Diyos na atin pong sinasamba. Napakinggan po natin sa unang pagbasa na ang pagsasakatuparan ng naipangako na ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pananalig. Ulitin ko po, ano ho? Ang pagsasakatuparan po ng naipangako na ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pananalig. Tutuparin po niya ito, manalig man tayo o hindi. Ang pagtitiwala natin ay hindi magtutulak sa kanya para tuparin ang kanyang pangako. Gayon din naman, ang hindi natin pagtitiwala ay hindi magtutulak sa kanya para hindi tuparin ang kanyang pangako. Maaasahan po natin ang kanyang katapatan. Maliwanag na nahayag po ito kay Sarah. Hindi po ito ang unang pagkakataong nag-alinlangan si Sarah sa Diyos. Hindi siya naniwala noong magkakaanak pa sila ni Abraham sa kanilang katandaan. Napatawa pa nga siya nang malaman niya ito. Sino nga ba namang hindi mapapatawa? Eh sabi dito, mahigit 100. Sabi dito, 100 taon na si Abraham. Si Sarah naman ay 10 years younger sa kanya, kaya 90 na. So sino hindi mapapatawa? Sa kabila nito, pinagkalooban pa rin siya ng anak sa tamang panahong itinakda ng Diyos. Hindi rin po diniktahan ng Diyos si Sarah. Bagamat may gusto siyang mangyari sa kanya, nirespeto po ng Diyos ang free will ni Sarah. Kahit maaaring hindi gusto ng Diyos na mapalaya si Hagar ni Sarah, hinayaan pa rin niya na sundin ni Sarah ang kanyang nais. Kahit nanggagaling ito sa negatibong emosyon at kawalang tiwala. Namagitan pa nga ang Panginoon para sa kay Sarah, kay Abraham, na pakinggan ng gusto ni Sarah. So kinausap ng Diyos si Abraham na pakinggan mo asawa mo. Binigyang kaaliwan naman ng Panginoon o binigyang consolation ng Panginoon si Abraham sa pangakong magtatatag din siya ng dakilang nasyon mula kay Ismael dahil anak rin naman niya ito. Nakafocus naman po ang ating ebanghelyo sa kapangyarihan ng mahal na poong Jesus Nazareno na magpalayas ng mga demonyo mula
sa mga inaalihan at inaalipin ng mga ito. Ipinauli niya ang kalayaan ng dalawang galing sa libingan patungo sa katinuan at normal na buhay. So kung napansin ninyo, magkaiba sila ng trabaho, ano? Ang Nazareno nagpapalaya, ang demonyo naman nang aalipin. Bago ako magpatuloy, ano, may napansin lang ako dito sa ating ebanghelyo. Kasi alam ng mga demonyo kung sino ang kaharap nila. Hindi lang nila kilala si Jesus bilang Nazareno, kundi kilala niya siya sa totoo niyang pinagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Ano, demonyo yan, ha? Pero kilala nila si Jesus. Ano kayang meron doon? Hindi ko rin alam. Naitanong ko lang. Ano kayang meron din naman doon sa mga alagad na ng isda? Tapos ay may nakita silang naglalakad. Akala nila'y multo. Hindi nila nakilala na si Jesus pala. Hindi nila nakilala, kaharap na nila si Jesus. Pinakamalalapit sa kanya, hindi siya nakilala. Tapos ang isa pa, mga kapatid, alam ng demonyo na parurusahan din sila. Hindi pa nga lang panahon. Kaya nung nakita na nila ang anak ng Diyos, nagulat sila. At ang tanong nila, parurusahan mo na ba kami kahit hindi pa panahon? So ine-expect din nila na magtatapos ang kanilang kadimonyohan at maparurusahan din sila. Ayun ano, na-share ko lang yun kasi habang binabasa ko, na-realize ko. Pagpatuloy na po natin, ang nakapagtataka mga kapatid, ano ho, matapos gawin ng Panginoong Jesus ang pagpapalaya sa mga inaalihan ng demonyo doon sa distrito ngayon, nagpuntahan sa kanya ang mga taga roon at ang sabi po rito, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Maigi na nga sana at naroroon na siya. Dahil baka po may iba pang kababayan nilang nangangailangan din ng kagalingan. Pero ayaw nila. Gusto pa nilang paalisin yung nagpapagaling. Tayo man, minamahal kong mga kapatid, kung minsan natutuksuring paalisin na lang at kalimutan ang nagpagaling at nagpalaya sa atin. Hindi nga lang deliberate, hindi nga lang sadya, pero yung ating kaabalahan araw-araw, yung ating mga noble na ginagawa sa ating sarili, para sa kapwa na rin, pero on our own lang, ayaw na natin siyang isali, ay maaaring may pareho ring dynamics ng mga taga roon sa bayang yun. Na-enjoy na po natin kasi ng husto at na-enjoy na rin nila ng husto ang dulot niyang kagalingan at kalayaan at ayaw na nilang pakialaman pa nila. Ayaw na nilang pakialaman pa sila niya. Kuminsan ganun din tayo. May mga pananagutan po kasing kasunod ang kagalingan. At meron din pong responsibilidad na kasunod ang kalayaan. At maaaring ihatid tayo nito sa iba na mga nangangailangan din ng kinailangan natin. Pero ayaw natin. Kasi okay na tayo eh.
kayo na lang yung medyo magiting-giting, yung medyo banal. Kami, magaling na kami. Malaya na kami. Trabaho nyo na yan, kayong mga marurunong. Pero ang responsibilidad at ang pananagutan ay hindi namimili. Kung ikaw ay nagkamit na ng kagalingan at kalayaang dulot ng mahal na poong Jesus Nazareno, mayroon ka ring responsibilidad na abutin ang mga nangangailangan pa ng kagalingan. Kung wala, kung talagang walang effect sa'yo, wala kang pakialam, maaaring meron ka pang kailangan, lalo mong marirealize na meron ka pang kailangan sa Nazareno. At ito po ay bukod sa kagalingan at kalayaan. Maaari pong ang makasasagot nito ay ang mismo nating pagyao sa mga nagmumukmok na lamang sa pinaglibingan nila sa kanilang sarili, sa mga nagmumukmok sa kanilang kalungkutan, sa kanilang pangungulila, sa kanilang despair. Yung pagpunta natin mismo sa kanila ang magbibigay lunas at magpupuno sa kailangan pa natin at sa kulang pa sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, na hindi tayo huhugutin ng Senyor Nazareno sa mga libingang pinaglagyan natin sa ating sarili. Tatawagin niya tayo. Tatawagin niya tayo mula roon. Pero kailangan po nating gumising at bumangon at makilala siya. Hindi lamang bilang Nazareno gaya ng nabanggit po natin kanina, kundi anak ng Diyos na buhay. Siya rin po kasi ang tutulong sa atin para tustusan ang pananatili natin sa tinanggap na nating kabuntot na responsibilidad ng ating paggaling at paglaya. Siya rin ang magtuturo sa atin kung paano maging mabubuting hosts ng kanyang mapagpagaling at mapagpalayang presensya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin po tayo ng may pananalig. At sa bawat pagpapahayag ng pananalangin at pananalig, atin pong itugon, makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mga mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila.
Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa inyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain at ang ating nakayanan ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na July 6, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Patuloy pong pinaalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19.
Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Sa ating buhay ay lumakad tayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarengal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,